Gamay na lang kanya kayong sulod. Yang yung buhok ko, like 1 terabyte. Actually, I was torn between 1 terabyte and 2 terabytes. Supposedly, I was going to buy the 2 terabytes. But then, amoy-amoy ko. So, pag-grab, ganito, amoy-amoy. Hi everyone! Welcome back dito sa ating channel. Ako po si Mommy Ara, Casas-Tumuran. Maraming salamat sa lahat ng mga nanood ng ating Vlogmas, lalo na dun sa ating top 10 na favorites natin para kay Yana. For this episode, isha-share ko rin sa inyo kung ano yung mga top 10 na naging favorites ko rin for 2020. Ang mga ito ay hindi po sponsored at sadyang favorite ko talaga at ito talaga yung mga ginagamit ko for myself. Let's start with this shampoo. And this is not a shampoo. This is a parang conditioner siya. This is Vita Keratin. Itong Vita Keratin ay 6 pesos lang. Na-discover ko to kasi they approached me para gawan ko ng vlog. But since then, naging hiyang yung buhok ko. Like, gaya nito ngayon, hindi ako nagsuklay ng hair. Ayan, sadyang soft na yung hair ko dahil dito. This is expert salon treatment, Brazilian straight for frizzy and unruly hair. So, kung feel mo ay buhaghag, dry yung buhok mo, try mo maghanap ng Vita Keratin sa mga supermarkets at baka ito na ang solusyon sa mga frizzy hair mo. Kasi ako before, I bleached my hair, diba? As you can remember, iba yung kulay ng buhok ko before. Kaya yung resulta ng bleach sa buhok ko, hindi siya naging kaya-aya, especially na nawala akong mga treatments kasi nga nag-pandemic. So, napaka-frizzy at napaka-gulo ng buhok ko. But then, when I used Vita Keratin, eto na, lumambot na yung buhok ko. Tapos sabi ko sarili ko, hindi na talaga ako magpapa-bleach ng buhok. So, number one is Vita Keratin. So, nandito yung basket natin ng mga favorite. So, number two is, this year din, since nag-lockdown, natuto rin ako na mag-skincare. Kaya naman, yung number two natin ay itong mga skincare product. First ever skincare na meron ako, Olay. This is Olay Moisturizing Cream, All Day Hydration, Light and Non-Greasy. Para patunayan ko sa inyo na ginagamit ko talaga, diba? Hapit na yun siya mahurot, guys. And humot kayo niya siya. Na-ay-uban nga musulti na oily daw ilahang face. Pero ako dili man. Oily siya nga, dili siya lagkit. Oily siya nga, hydrating yun siya. Nga na yung effects ako ah. Aside aning Olay nga day cream na apod ko ay Collagen by Watson's Intensive Moisturizing and Repairing Facial Cream. Style na ko ani is, gina-alternate na ko ning duha. So, for example, Monday, Olay akong gamit. Pagka Tuesday, kanina po, Collagen by Watson's. And, pakita gyapon ako sa inyo as proof na ginagamit yun ako siya. This one also smells good. And, ang effect, the effect also on my face is hydrating. Side ani, kanipod, partner pod ni siya, still from Watson's. Gamay na lang gani kayong sulod. This is the toner. Muni ang moisturizing and firming toner. Kahit may mga days ako na parang tinatamad ako na mag-apply ng mga day cream, eto na lang, nagto-toner lang ako and then that's good to go. Sa face, tsaka sa neck, nilalagyan ko ng toner. Kasi ang toner is, it's like parang it makes your skin firm, tapos hindi siya saggy. Yan yung isa sa mga natutunan ko during pandemic, ang mag-skincare kasi that's the only investment you can have while you are at home. Number 3 favorite item is this, nail polish. Alam ko nakikita niyo sa vlogs natin na white yung nails ko, especially during Vlogmas, diba? Puti yung ating mga nails. Every week, tinatanggal natin para ma-protect din yung mga cuticles natin. Oh my girl daw. And then yung color niya is white out. Number 4 is yan niya siya, dili niya siya para sa ako ang lawas, but this is para sa ako ang mga videos and photos. This is an external hard drive, backup plus slim. 1 terabyte, actually I was torn between 1 terabyte and 2 terabytes. Supposedly I was going to buy the 2 terabytes, but then yung 1 terabyte, this one has free bag. Yung 2 terabytes wala siyang bag. So parang mas sinasabi ko na sige, try muna natin itong may bag para naman at least protected siya kasi napaka-importante ng mga external hard drives lalo na sa mga vloggers, sa lahat ng mga may mga importante na mga documents or files online. Kaya dito natin
kinikit. Number 5, essential oils na nakatulong din sa atin ngayong pandemic. So basically, this one was the first ever essential oils that I had. This is the doTERRA lavender, lemon, and peppermint. Si Miss Joy, tinanong niya ako kung ano yung mga health issues ko and I answered her. Kaya ito yung mga binigay niya sa akin so far. Ito, On Guard. Alam, para mga samples lang. Ayan, para matry ko lang. On Guard. Tapos, ito naman yung Breathe Balance. Topical yung pag-apply ko sa kanya. Rub ko lang siya dito sa aking palm. Tapos, inaamoy-amoy ko. So, pag-rub, ganito, amoy-amoy. Ayan, I usually do that before working para magkaroon ako ng balance. And, etong isa, Breathe, para sa sinusitis ko. Yan, effective naman somehow. It clears my nasal airways. And this one is On Guard. Ito naman ay para maging, ano, paano daw? Yung explanation niya nito, On Guard, para iwas yung mga bad vibes, yung mga, ano bang tamang term? Kung sa Bisaya, pa iwas sa mga sapot. So, pag not feeling well ka, you are fuzzy, you are having a bad day, just breathe in On Guard. And she also gave me itong doTERRA On Guard na whitening toothpaste and itong deep blue rub. Moving forward sa mga essential oils, aside from doTERRA, I also have here ever famous Young Living. The Young Living essential oils that I have here are peppermint and the citrus fresh. So itong citrus fresh, I dinidiffuse ko lang siya dito sa room para mag-amoy mabango, mag-amoy fresh, at mawala yung mga bad odors na naiiwan. Like for example, pag nagluluto kami ng mga bulad, sa Bisaya pa, bulad, kanina, ang mga strong odors na mag-leave siya sa imuhang area. Ang peppermint naman, this is so, ang actually, pag i-combine, pag ipaghalo mo tong dalawa, like 2 drops of citrus fresh and 2 drops of peppermint, ang bango ng room, parang ano, parang nasa coffee shop or ganyan. But yung hindi namin masyadong, although hindi siya masyadong ganun ka strong yung amoy, kasi nga yung ginagamit namin na diffuser ay eto lang yung Orb. Tipid-tipid tayo pag may time, but still naaamoy pa rin naman namin at naaabsorb namin yung nakukuha namin yung mga effects ng mga essential oils na yun. May isang essential oil pa pala kami, and this is the lavender from, this is from Healthy Options. So number 6 favorite is this one, the Makabuhay EXL Makabuhay Plus. I have been advocating the use of this, or the parang paggamit nito, kasi nga ang daming mga natural ingredients na nandito sa EXL Makabuhay Plus capsule na nakakatulong contra illnesses and viruses. But of course, I have to remind you that it's also best to consult your doctor. Now, I am just sharing based on my personal experience. Number 7 favorite, ito na, ang Rexona Natural Whitening Fresh Sakura. Hindi ko alam kung bago to or matagal na to sa market, but I like this because nag-whiten. Somehow, hindi naman totally nag-whiten, but somehow nag-whiten yung ating kilikili. Ayoko na ipakita, hindi pa rin ako confident. Hindi pa rin niya totally napuputi yung ating kilikili, but somehow nawawhiten niya or naki-clear out niya yung mga dark spots natin sa kilikili. And mabango siya, long-lasting siya, and hindi nga siya nagiging pawisin. Hindi nga nagiging pawisin yung ating kilikili kasi nga 48 hour anti-perspirant siya. So baka naman sa Rexona dyan, try lang. Number 8 na favorite ko, ito. Ewan ko, parang ito yung isa sa mga obsession ko this year. Kung nakikita nyo, di ba, lahat ng mga vlogs natin, nagsusuot talaga ako ng mga false lashes. So yes, this is our 8 most favorite item, yung mga false lashes na binili ko online. And partner ni sila ani. This one also is a good discovery. Actually, satisfied ko ani nga nagpalit ko ani, because this one is eyelash adhesive, waterproof, and it's in dark tone. Black na siya. I have to open to show you, ha. And black. Para, kana o. Oh. And maligani ako butang din na part kay murag na klaro pa ang black. Pero, guwapo siya because I don't need the
liquid eyeliner. Nagipaningot na sad ko. I don't need the liquid eyeliner anymore. Pantapak sa black areas. Number 9 favorite is this Belle Natural Mineral Powder from Beauty Derm. This is in the shade of beige. I like this, kaya, ayan, konti na lang din. I like this kasi, pa perfect siya for oily skin. Sa mga oily skin type like me. Ganyan yung itsura niya. Yung ginagamit ko na lang is yung brush ng Uncluts brushes. Tapos yun yung ina-apply ko sa face ko para ma-distribute yung products all over my face. Lalo na sa mga, dito sa T-zone ko. Kasi dito sa T-zone, ito yung parang grabe talaga yung oil build up dyan. And number 10, hindi ko siya hawak ngayon dito. But I know if you've been following me on Facebook and on Instagram, always yung nakikita yung mga white pot. Yes, mga paso. Jude na mga puti. Which I bought from my friend, Sherry. Follow nyo yung Instagram niya at saka Facebook page. That's Pretty Plants Davao. I started using the white pots. Nagbigay siya ng parang beauty sa plants ko. And nakikita nyo naman, diba, sa mga photos. So those are my top 10 favorites for 2020. I hope may mga nakukuha din kayo na ideas. Mojo niya akong mga ginagamit and mojo niya akong mga paborito. I am not paid to do this vlog. Until our next vlogs, mommies, please comment below kung may mga reactions kayo, may mga tanong kayo, or etc. Or mga concerns kayo about our vlogs, please comment below. And don't forget to like and share this to your timeline sa Facebook, sa Instagram, o kaya sa TikTok. Bye!